large slippage. Muntik na naman ako dyan. Nasa kaliwa eh. For the views. Dalawang beses na ako muntikan sa truck na yan. Nung una sa lugar na to, papunta ako dito, masyado siyang mabagal na sa kanan. Tapos bigla siyang kumaliwa. Gumana yung ABS doon. Dito, muntikan ako ditong sumubsob sa lugar na to. Ito, naka full brake na ako. Naramdaman ko yung ABS gumagana. Parehas, harap likod. Kanina rin, napagana natin yung ABS. Sa likod naman, rear brake. Buti na lang slow corner. Suspension ng C400 ko sa likod, matigas siya sa pangatlong settings. Paano ko nasabi? Kapag nakakadumog ako ng mga bumps, yan, tumatalon yung rear wheel. Naririnig mo yung rear wheel mo, nag-i-spin sa ere. Momentarily lang naman, saglit na saglit lang. Pero ramdam mo pa rin, tumalbog. Ito kita yung potholes. Gumagana pa yung fan pero pinatay ko na. Paano lalamig yung makina kung umaandar pa rin yung makina? Eh yung makina nga yung source ng init, diba? So, yun din yung tingin ko sa mga radiator guard. Although mapoproteksyonan siya sa mga tumatalsik na bato yung ating radiator, pero at the same time, naharangan daman din niya yung free flow ng hangin. Pero dito, malaki naman yung uwang, saka marami naman butas. I think no problem naman. And this one, medyo nagginarasahan ko't eh. This one, anong meron dito? Kailangan kong luwagan itong tornilyo na to. May kahigpitan. Kasi kapag nasikipan to masyado, mahirap bumalik para sa clutch. No? Kanina, nagkakaroon ako ng clutch slippage kasi hindi agad bumabalik. Yun lang, konting adjustment lang naman. Dito walang problema. Ayos naman yung material. Medyo maikli. Eh, ayos lang naman kasi hindi naman ako kumakapit doon sa may mahabang part. Dahil kapag kumapit ka sa mahabang part, dyan, mas malakas yung apply mo ng preno. Usually dito ako nakakapit. Dito ako naglalagay ng pwersa. May parating ako dito, extension nito, para medyo talikod saka mas angat siya para sa cornering. Which is pang poser din para sa akin dahil hindi ko pa naman napapasahid yung foot pegs niyan. What do you mean by poser? Poser, mga kaibigan, may mga napikon sa akin dati nung sabi ko mga poser ka ako, yung mga naka-classic bikes, mga feeling copy racer, ano. Kapag sinasabi kong poser, sila yung mga motor na puro forma lang, no. Forma, as in nagmo-motor para sa forma. Tanggal ka tiride to. May battery pa ba ako? I'm still recording. May nagtatanong tungkol dito sa lever, maganda ba gamitin? Ah, yes, dahil ma-adjust mo siya kung saan mo position gusto yung kamay mo, di ba? I-adjust ko siya sa akin sa pinakamalapit para mabilis ka lang mag-shift. Oo. Hindi ka na umaabot ng pagkalayo-layo. Hindi gaya sa stock. Ang layo ng stock eh. Inaabot mo pa. Ito, within reach lang mo. Within your reach lang. Diba? Yung maalikabok.
panahon na bagong gawa pa lang itong kalsada na to, dito ako na-aksidente sa lugar na to, na ipunan siya ng putik. Nakita ko to pasalunga, dahil ito dati wala pa yan, clear ito, pasalunga ka ako, kailangan ko bilisan. Binilisan ko sa putik. Ayun, sempla. That is my first medyo fatal accident sa motorcycle. Kaya papunta yan. Oh, construction. Mineral Cox up to Mountain Dew. This way to Ticket Falls. Ayun mga kaibigan, dito ako nakatira sa Limay, Batahan. Dito lang sa Bakura namin, may gantong view na agad. Kaya nabanggit ko sa isa kong vlog na para sa akin, parang hindi ko kailangan ng high CC na motor. Dahil dito lang naman ako lagi nagra-ride ka. Pero masarap na rin sa feeling yung alam mo may extra punch yung makina mo, di ba? Yun nga lang, nawawasak na yung daan dito. Saan kayo ito papunta? Uy, river. Saan ka na pupunta? Nag-explore ako ng mga bagong gawang kalsada dito sa amin. Limay Solid Waste Management Facility. Hanggang dito lang pala ito. May clutch slippage ako sa 3rd gear to 4th gear. Impus. Problema yun ng first generation ng Ninja 400 sa kasi 400, pero dito nagtataka ako bakit fucking slippage. Ano nangyari? Kulang ba sa tension? Yung hirap sa aftermarket. A few moments later. Para sa mga beginner na gustong magkabit nito, ilang paalala kapag mag-a-adjust kayo. Itong tension ng cable ay crucial. Kapag nasobrang ka sa tension, mas mataas yung tendency na yung mga clutch plate ay laging naka-disengage. Yan. Kaya ang mas magandang setup, ito, ipihitin mo ito papasok para mabawasan yung tension, o sa Tagalog yung batak ng kable. Ano? Ayun lang. So yung pagkakamali ko kasi nung una, nataasan ko yung tension, o yung pagkakabatak nitong kable, dahil mas masarap sa feeling para sa akin eh. Kaya ang nangyari, hindi bumabalik agad yung mga clutch plate natin dito. May kahinaan yung spring nito sa tingin ko, yung tatatlo eh. Tinignan ko sa internet yung kanyang clutch springs eh, tatatlo lang. Yan. Kaya magaan siya i-clutch. Yun nga lang, para sa akin may kahinaan nga ano.
yun lang naman. Saka ito nga pala yung tornilyo na ito, ito. Pagka masyado mong hinigpitan yan, naiipit itong clutch lever mo, kaya hirap din yung galaw niya. Yun lang naman, everything is good na. Yung kanyang adjustment, ayos naman yung click. Ayan, sinet ko ngayon sa 3. Ayan. Okay, so let's ride ulit. Paano natin malalaman na may clutch slippage? Ang nangyayari sa akin, first time ko nga experience na. RPM yung, nag-RPM yung makina pero walang power sa wheels. Hindi mo nararamdamang tinutula ka ng RPM. Para kang naka-slightly press sa clutch, tapos pag binirit mo, nagre-rev siya pero walang power sa ano, walang power na natatransmit dun sa ating wheels. May experience mo lang naman yan kapag ka sa acceleration. Kapag na-reach nung makina yung kanyang full torque saka full horsepower, nag-i-slip yung clutch. Ngayon wala naman. Ay nako. Kanina dito ko na experience. Bakit ako sa lugar na to? Pabulsok yung likod ko.